Umagang kay ganda, kapamilya, at sa lahat naman... Long? Stars! Hello, mga ka-jeepney! Eto na! Ako po si Jai Ho, ang kabonding nyo ng alas 4 ng hapon tuwing Linggo. Oras na para sa programang laging may pasabog at pabonus pagdating sa Showbiz Chika. Ito ang Showbiz Pamoy! Ready na ang Always Hungry Tommy dahil panigurado, bubusugin namin kayo sa panibago nating tambayan dito lang sa Side Trip. Andito tayo ngayon sa Visayas Avenue, Quezon City para sampulan tayo ng mga pinakabongga, pinakamasarap na mga pastries and dishes mula sa Katunying's Cafe. Ngayong araw na ito, magkakaroon daw tayo ng mga pasampol kung paano ba gumawa ng mga patinapay. At very, very much excited ako na makilala ang napakagandang asawa ni Katunying o ni Anthony Taberna, si Miss Roselle Taberna. Uy, makakapanayam natin siya, ka-jeepney. Let's go! Say high five! Woo, ganun! Let's go! Ang bango! Pagpasok pa lang talaga, amoy na amoy mo na ang masasarap na pastries! Oh my God, ang bongga guys. Tingnan natin, merong ubi loaf. Alam mo na, sa mga mommies, kapag merienda, mabenta ang ubi loaf. Hindi rin makawala ang coffee bun. Perfecto syempre sa kape kasi coffee bun, di ba? Walnut cream cheese. Wow! Tsaka ang mura lang ha, talaga namang pangmasa yung pricing natin in fair. Ito na, chocolate bread. Ang chocolate croissant at ang plain croissant. Ako talaga, I always make it a point talaga mga ka-jeepney kapag ka bumabiyahe ako na may baon kaming croissant. Hindi basta-basta tinapay, pero croissant. Hindi, char lang. Hindi naman pwede lagi may croissant, di ba? Posh, ganyan. Jealousy. Uwan tayo ng jealousy. Ang pagkakalam ko, ang jealousy, parang sa bintana, ah. Diba? Pero nagiging tinapay din pala siya. Ito, very, very healthy. Turmeric pandesal, raisin bonnet. Wow! Kailangan kapag magmomotor, hindi pwedeng walang suot na bonnet. Helmet yun. Wag yung ano. Pandi coco. Spanish bread. Regular pandesal. Ayan yung cheese loaf. At dito, tingnan naman natin. Ayan sina Kuya. Hi, Kuya. Oh my God. Alam mo, nako, napaka-efficient ng lahat ng mga staff dito. Nakita nyo naman, hindi pa tayo nagre-request ng order. May order na. Charles, ito na. Tingnan natin. Meron silang kalabasa ensaymada. Kamote cheese roll, ayan bongga. Wheat bread half. Taste, ay ang ganda ng tasty. Ako pag bumibili ako ng tasty talaga, gusto ko ganito. Yung malinaw, walang chismis. Ay parang ang sarap. Ito din no, pwedeng mga pangregalo ang... Ang tawag dito, ensaymada. Tapos meron ditong... Buksan natin ah. Ay, naka-padlock. Ay, naka-scotch tape. Ayan. Tingnan natin, may mga cakes din sila. Egg pie, blueberry cheesecake. Naku, mga ka-jeepney, eto na. Kasama natin ngayon, syempre. Sabi ko nga kanina bago tayo pumasok, ang napakaganda na asawa ni Katunying, Miss Roselle Taberna. Hi po! Hello! Hello! Hello sa inyong lahat! Naku, ma'am, talaga naman. Artistahing naman talaga. Nahiya naman talaga ako. Lumayo, di ba? Talaga, hindi. In fairness naman. Ma'am Roselle, gusto ko pong malaman kasi pagpasok ko pa lang, na-feel ko na talaga na sa itsura at sa packaging ng mga pastries na meron tayo, mga breads, mga cakes, na very fresh talaga siya tignan at lahat sila parang, alam mo yun, gusto mong bilhin lahat ng variants niya. Yes, yes. Actually, fresh talaga siya dahil yung commissary namin where we bake all the breads and pastries ay nandito din. So mahaba pa ito, hanggang likod mamaya papakita namin sa inyo para ma-experience yung makita ninyo. So araw-araw freshly bake yung mga breads and mga pastries natin. So pagdating ng 6 to 9,
nagdi-discount na kami ng 30% sa lahat ng mga breads natin na nandito para we make sure na everyday nare-replenish tong ating mga bread racks at bago lahat ng tinapay. Wow! Pwede tayong i-turn nyo naman kayo. Yes, sure. Let's go! Ito na nga guys, ang sinasabi ni Madam Roselle na kailangan pagpasok natin, no hairnet, no entry policy. Tama ba ma'am? No hairnet, no entry o no hairnet, no entrance? Choose the correct answer na lang. Ma'am, excited ako sa bakery kasi parang dito sa atin sa Showbiz Pomor, sa side trip natin, first time ko na magtutour inside the bakery talaga at makikita. Dito pa lang, sobrang bango na, naaamoy mo nila. Ayan o. Pwede mo bang pakita sa amin kung paano yan, Chef? Ayan na, gagawin na. Game. Gusto yung mix natin. Ayun yung finished product. Ano bread po ito? Ito po yung Iban. Maraming salamat po. And nandito naman ang ating packaging area. Ay, ang lamig. Ito yung naghahati sa Tasty. Yes. Yung mga pastries din, yung mga breads, hindi lang dito nabibili sa Katunying kasi may mga sinusupplyan din po kayo. Yes, so actually, sinusupplyan din namin yung other branches ng Katunying. So, lahat ng production nila, meron kami sa Mega Mall. Yun yung recent na nag-open lang sa SM Mega Mall. And then, meron kaming dalawang branch sa Naiya Terminal 3. Soon ba, open din ba kayo na mag-supply sa iba't ibang mga stores, mga bakeries, ganyan, ng mga products from Katunying? Sa province where this started, yung sa Nueva Ecija, nagsusupply kami sa mga supermarket doon. And then, meron din kaming recently na inopen doon na Katunings Junior, yung mas maliit na version, sa Santa Rosa, Nueva Ecija. We also have in San Isidro, Nueva Ecija. May isa pang komisari doon kasi syempre malayo. So, may isa pang katulad ng ganito. Actually, bigger yung nandun. Ms. Roselle, eto na. Ipaliwanag mo sa amin. Ito po, narinig ko kayo na ang pangalan ay... Kalabasa Lasagna. As in love. May love. Kalabasa. May pagmamahal. Yes. Kalabasa Lasagna. Ito ang pansit ni Nanay Benny. Ito ang aming okoy na may kalabasa din. Ito ang aming cheese roll. Kalabasa ensaymada. And then, ito yung aming long silog na batutay. This is one of our best sellers galing itong Kabanatuan. And ito naman yung aming tinapa chowder. At syempre, ito talaga yung pinagmamalaki ng Katunings Cafe. Arroz ala Tunying. So, masarap na arroz caldo. And sa drinks naman, meron kaming mocha bayan, citromeric milkshake, and then yung aming agimat or yung cucumber, something refreshing yan. Parang siyang may pagka-juicing part. Healthy-healthyhan. Ngayon, gusto na yung malaman, paano po ba nagsimula ang Katunings Cafe? Yan. Actually, itong Katunings Cafe, nagsimula siya as community bakery way back before pa sa Nueva Ecija. Hindi pa Katunying yung pangalan noon. Tunings, Cafe, Tinapay at iba pa. Yun pa yung original na pangalan. Ang talagang plano lang talaga namin, bakery din dito. Pumatok talaga yung mga lutong bahay ni Nanay with a twist. I-try natin siya. Ano ang favorite mo at ni Katunying? Ako talaga arroz ala Tunying eh. Ito ta, oo. Mahilig ako sa may sabaw. Si Anthony, ang paborito niya ay bang silog. Bukod sa kailang pastries restaurant or pastry restaurant, itutour din tayo ngayon ni Madam Roselle Taberna sa kanilang isa pang business, which is the Outbox Media Powerhouse Corporation. So, ang swerte natin ha, kasi natikman na natin ang masarap na putahe, natikman natin ang masarap na pastries. Ngayon naman, nandito tayo sa isa nyo pang business, ang Outbox Media. Yes, Outbox Media Powerhouse Corporation. So, it's an events and multimedia agency. Kami, we focus more on corporate events. Gusto ko pong malaman, syempre, from restaurant and also sa gantong negosyo naman na pagpagawa ng mga corporate events. Ano yun? Parang ibang magkaiba, di ba? Magkaiba siya in a sense na, of course, yung isa is food business and then ito naman, may kinalaman nga siya sa Quad Media. So, actually, nagre-relate kami kasi kaming tumutulong sa restaurant para sa marketing.
marketing side naman. So kung ano yung mga gimmick, ano yung mga promotions. So sister company, and we also share the same office. May ilang mga admin staff yung Katunying sa nandito din sa opisina namin. So kami talaga yung tumutulong and nag-guide din sa kanila. In fairness naman, di ba? Nako, napaka-bongga naman talaga ng paandar na side trip shoot na ito. Sobrang busog na busog talaga ako. Ang dami-dami kong nakain. At ayun na nga, masayang-masaya ako dahil nakilala ko ng bonggang-bongga si Ms. Roselle Taberna at syempre si Sir Anthony Taberna din. Kaya naman, mga ka-jeepney, back to studio! Susunod, makikilala na natin ang ating special Father's Day guest sa ating On The Spot segment. Isa pang clue, nagpapaganda siya ng ating umaga at naaaliw din tayo sa kanyang punto por punto at mga eksklusibong opinyon. Abangan siya sa pagbabalik ng Showbiz Pamor! Nagbabalik po ang programang kukumpleto sa inyong Happy Weekends. Ito ang Showbiz Pamor! At dahil sineselebrate natin ang Father's Day ngayong araw, isang espesyal na guest ang makakasama natin today. Isa sa pinakakilala at nire-respetong broadcasters ng ABS-CBN. Matapang, palaban, walang inuurungan. Pero malambot din naman ang puso pagdating sa pagiging isang mapagmahal na asawa at ulirang ama. Please welcome mga ka-jeepney ang ating guest today sa On The Spot segment, Mr. Anthony Katunying Taberna! Yay! Salamat! Katunying, maraming salamat po sa pagpaunlak and welcome sa aming tahanan. Ang ganda nitong set ninyo. Thank you po, talon-talo ang UKG. Naku, wala, Katunying. Iba po iyo. Talagang lahat naman ng programa ng ABS-CBN pinaghahandaan maganda ang mga set natin. Kinakabahan talaga ako, ba't ganun? Gusto mo ako na mag-i-interview sa'yo. Baka pwede din naman po, Katunying. Pero eto po, gusto po ng mga ka-jeepney po natin at ako po mismo personal, gusto ko po talaga na mas lalo po kayong makilala. Ngayon, simulan po natin ito sa mga past po. Bago po kayo nabigyan ng break, eto na. Kinakabahan ako sa ex-girlfriend ko. Naku, hindi. Sige, sa misis ko yun. Misis ko yung ex-girlfriend ko. Taray. Loyalista, diba? Bago po kayo nabigyan ng break sa mundo ng broadcasting, Katunying, ano po ba talaga ang ambisyon, original na gusto nyong mangyari po? Well, gusto, unang-una gusto kong maging engineer sana, na dahil sa medyo magaling ako sa numbers ng kabataan ko, no? Pero at the same time, gusto ko ring maging preacher. Kasi ako'y isang miyembro ng Iglesia ni Cristo. Pinanganak na akong Iglesia ni Cristo, saka nabuhay ako doon sa... Kumbaga kinalakihan. Oo, yun ang kinalakihan ko. Lagi kong kasama yung mga pastor. Ako ang taga-bit-bit ng Bible pagka may lakad sila. So parang yun din ang pinangarap ko habang ako'y lumalaki. Kaya lang, iba yung naging direksyon. Napadpad ako dito sa broadcast media. Paano niyo po ba i-describe ang inyong kabataan growing up sa Nueva Ecija? Tulad din ng karamihan, from the, ako ang probinsyano bago si Coco Martin. Ano? Naunang probinsyano, Katunying, gano'n. Parang gano'n. Ano? Ako kasi ay lumaki sa isang community na farm community kung tawagin. Ano? May palay dyan, may gulay dyan, may babuyan dyan, may kalabaw dyan. Yung talagang probinsyang probinsya. Probinsya talaga ang setting sa amin sa San Antonio, Nueva Ecija. Kaya sabi ko nga eh, ang iba, sinasabi nila na ang high school life ang pinakamasaya. Pero sa akin, parang hindi ko maalalang masaya yung high school dahil ang kaulayaw ko lagi yung baboy na inaalagaan ko. Papakain ng baboy. Papakain ng baboy. Naglilinis ng kulungan ng baboy. Pagka pa naman naglinis ka ng kulungan ng baboy, lalo na ko yung fattener, yung pinapataba, hindi yung nanay. Ha? Ang baho nun eh, humahawa sa katawan yung amoy nun eh. Pumapasok talaga ako sa kulungan ng baboy, maglilinis ka. Kahit naligo ka na, parang papunta ka na sa school, nakakapit na sa katawan mo yung amoy, no? Eh, pero hindi lang yun. Pagkatapos ng baboy, meron kang kalabaw na isusuga. Ang tawag sa, dadali mo sa grazing area, susuga mo yung kalabaw, susuga. No? Susuga yung kalabaw. Yun ang kinalakihan ko na community. Masaya na mahirap na para challenging. Ano, para palang fairy tale yung datingan. Kaya lagi ako nagmamadali, nung high school ako, lagi ako nagmamadaling umuwi. Yung iba kang mga kaklase, minsan, alam mo yung gimmick na kasi yun, nagbibilyar kayo, o kaya medyo may group study, alam mo yan.
medyo may crush ka na ko at medyo papakit-pakit. Pero hindi, nagmamadali ako umuwi. Kasi baka pumulupot sa leeg niya yung tali ng kalabaw, mapatay pa yun, patay ako sa tatay ko. Dahil doon sa training na gano'n, kaya po kayo naging isang responsabling tao ngayon po kung nasaan man po kayo ngayon. Dahil sa mga training na nakakapag-keep your feet on the ground po talaga. Tingin ko napakalaking bagay nung gano'ng experience. Sa umpisa, parang nagre-reklamo kayo. Kumbaga, sabihin, ba't naman ako tinutusan ng magulang ko kung na... Kung para kasi dun sa mga kaklase. Oo, na magtrabaho ng ganito kaaga, no? Na batang-bata ka pa. Pero looking back, sabihin mo, kung hindi nila ako tinuruan o pinalaki sa ganung klase ng training o experience, eh baka ako saan ako napadpad. Ang iyong tatay at nanay daw po ay parehas na hindi nakaabot sa college. Mm-hmm. Kaya po, kayo po ay talagang nagpursige po na makatapos sa inyong pag-aaral. Totoo po ba ito? Totoo po yun. Ang aking tatay ho ay bus driver, no? So, kinukwento niya sa akin na kaya siya naging bus driver sapagkat siya ay naka third year high school lang. Yung nanay ko naman ay simpleng housewife lamang. Ang tinapos niya ay grade 6. Tapos naman na elementary. No? Kung makikita mo, doon pa lang sa inabot na kanilang pag-aaral, eh medyo hindi na malayo ang mararating. Offhand yun ang isipin. Mababa ang pinag-aralan nila, pero maliwanag sa aming magkakapatid na ang edukasyon ang mag-aahon sa amin sa ganong sitwasyon. Ang mga magulang ko, di naman ako kayang dalhin sa magandang eskwelahan na magandang-maganda. Katunayan, ang aking elementary, public school, yung high school ko, kaya lang naman ako napadpad sa public private school sapagkat ako ay... Consistent honor student. Oo, medyo magaling ako mangopya nun eh. Nabalitaan ko po na kaya po nagpatuloy ang inyong pag-aaral kasi sa tulong din po ng inyong mga teachers, na ginawa po kayong scholar dahil nakita nga po na kayo po ay napakatalino daw. Dumating yung pagkakataon na June 10 na yata ng 1990, fourth year high school na ako nun, hindi pa ako nag-i-enroll. So pinapuntahan ako ng principal sa amin sa San Antonio, doon sa isang teacher na nagkataong napangasawa ng isang kamag-anak ko. Inabutan nila ako doon sa bakuran namin. Nagbibilad ako ng palay. Sabi niya, bakit? Tulad dito. Palay na palay. Ang tanong sa akin, bakit daw hindi pa ako nag-i-enroll? Nag-uumpisa na yung klase. Sabi ko, hindi na ako mag-aaral ng fourth year. Kasi na-paralyze ang tatay ko eh, inatake. Partial lang naman, partial disability during that time. So sabi ko, luluwas na lang ako ng Maynila, kaya ko naman ipasa mga exam dyan para magtrabaho ng hindi nakatapos ng high school. Yung tatay ko nga, sabi ko, third year high school lang, ako nakatapos din ng third year. Parang gano'n na, hindi, sabi, then nag-report siya din sa principal. Alam mo, bumalik siya kinabukasan, yung teacher na yon, ang sabi daw ng principal, wag nang mag-alala dun sa matrikula dahil ang eskwelahan na ang magbabayad ng matrikula ko. Kaya yun, napilitan ako mag-aral ng fourth year at sa awa ng Diyos eh, naging honor student. Nakagraduate ako ng high school ng with honors naman. Mula po sa bukid, paano po napasok ang mundo ng pagraradyo? Nung nag-mascom ako, ang college algebra ko, uno. Ang college statistics ko, uno. Kaya sabi nung professor ko, ano ginagawa mo sa mascom? Ewan ko, sabi ko, gusto ko kasing magministro. Pero, alam mo, talagang tadhana yata talaga eh. Wala nang pantusto sa akin yung kapatid ko na panganay na hinihingian ko ng baon. Sabi ko, magtatrabaho ko. Actually, pwede ko naman siguro sabihin, dalawang trabaho ang aking inaplayan na pareho naman ako natanggap. Isa, Jollibee. Magse-service crew ako sa Jollibee. Oh. Magre-report na ako. Tandang-tanda ako, September 8 dapat magre-report ako, 1992. Sa East Avenue, may Jollibee pa dati dyan. Tapos, at the same time, nakapasa din naman ako as a news writer sa DZEC. Sa Eagle Broadcasting. Sa Eagle Broadcasting, yes. Corporation. Sabi ko, ano kaya ang pupuntahan ko? Masayang bubuyog o itong agila? Pumasok ako sa DZEC. Hindi ko alam kung bakit ako pumunta sa DZEC. Ayun, nagustuhan ko yung trabaho. Agad-agad po nagbalita muna o writer muna? Writer. Matagal akong naging writer. Ang trabaho naman ng writer doon ay magta-translate ka ng mga English news into Tagalog. Ano? Kasi may mga broadsheet na hindi naman babasahin ng announcer yon ng English. So, ta-translate namin yon. So, isa ako sa mga writers. And eventually, naging producer ng newscast.
At nung bandang huli nga, ako yung naging field reporter doon sa DCEC. And then 1997, iyon yung panahon na kung saan napasok po ninyo ang DZMM. Paano po ito? Nag-apply po ba kayo sa DZMM ng 1997? Or napansin po kayo at nakita at sinabi na subukan mo dito sa amin? As early as 1996, nung nagkaroon ng vacancy ang DZMM, kasi nasa field niya ako, yung may mga tauhan sila, nakakatrabaho ko. So, kinukuha na nila ako noon. Eh, sabi ko, ang laki ng utang na loob ko sa DZEC. Eh. So, hindi ako basta-basta makakaalis. Sila nagturo sa akin and everything. Pero, isang araw ng February 1997, nagpunta ang lola ko sa tinitirahan ko. Kasi nakikituloy lang ako sa tiyuhin ko dito sa Project 7. Hindi kinumusta ako. Kumusta po? Sabi niya, okay naman, maayos naman. Pero ang nanay mo, Anya, nasa bahay kanina, nanghihiram ng bigas. Wala naman ako maipahiram. Alam mo bang ako'y napaluha nung oras na yun? Sige po, ang nanay ko nanghihiram ng bigas. Walang naipahiram. Kasi walang kakainin ng magulang ko. So, nung oras din na yun, nag-decision ako na tatanggapin ko na yung alok ng ABS-CBN. So, nung March 31, 1997, yun ang first airing ko sa DZMM as Radio Patroller. Radio Patroller. Siyempre po, gusto namin malaman, sino ba ang iniidolo na mga journalists and broadcasters ni Katony? Ako hindi nagbabago ang pagtingin ko kay Julius Babaw. No? Si Julius Babaw kasi ang kanyang work ethic at bukod doon, ang kanyang pagiging family man ay hinahangaan ko. Mula noon pa, hanggang ngayon na nagkasama kami dito sa ABS-CBN. Katunying, minsan po, kayo po ay tinis ni Setter Grace po para sa pagkasenador. Nakikita niyo po ba ang sarili niyo na tumakbo po sa Senado? Baka sa ngayon hindi. Ano? Ayoko naman kasing sarhan yung pintuan dyan. Pero sa ngayon marami pa akong dapat na mapatunayan sa sarili ko. Isip-isip mo, napakalaking responsibilidad niyan. Pero ano mo, as early as 2007, ang dami nang nagbubuyo sa akin na tumakbo sa elected position. At meron yung iba na grupo-grupo pa na nagpapahayag na handa nilang i-bankroll ang ating kampanya kung gugustuhin natin. Pero politely, tinanggihan naman natin yun. Dahil sa totoo lang, ito, diretsahang salita, mas masarap yung ikaw yung babatikos kaysa ikaw yung babatikusin. Paano naman po napunta si Katunying na maging isang negosyante, entrepreneur, nagkaroon po ng Katunying's Cafe? Actually, ito'y ginawa namin para din sa aking pamilya. No? Nag-umpisa to noong 2002 nang namatay yung aking ama, yung original na Tunying. Siya kasi original na Tunying, Antonio Taberna Senior. Ako, Antonio Taberna Junior. No? Nung namatay siya, pinangatawan ko na yung pagiging breadwinner. No? Ayoko namang maging palaasa yung aking mga kapatid sa akin o pamilya ko sa Nueva Ecija. So, nagpundar kami ng isang maliit na bakery. Pinag-aral ko yung bayo ko sa baking. So, nagkaroon na ng Tunying's Bakery doon, ano, sa Nueva Ecija. Maganda naman na naging takbo. So, after more than 10 years, dinala ko dito sa Metro Manila para maging Katunying's Cafe. Paano naman po nagkakaroon ng quality time kasama naman ang family? Alam mo, maswerte ako dahil meron akong asawa na napakaganda. Bukod sa maganda, talaga namang magaling na manager pagdating sa bahay. Ano? So, ang weekend namin, ako laging naka-block yan. May pagkakataon, yung panood ka lang ng sine kasama yung mga anak mo, maglaro kayo kung saan. Tapos pag may pagkakataon, nakaipon ka na kahit papano, makabiyahe kayo. Yun malaking pambawi na sa kabisihan. Oo, sa mga anak ko. Pero nung araw kasi, hanggang alas 10 ng gabi, may newscast pa ako sa Studio 23, ano? Opo. At the sports. Diba? Opo. So, nung panahon na yun, halos hindi ko na nakikita yung mga anak ko. Pero nung nawala yun, maaga na akong nakaka-uwi. Alas 7:30 pa lang ng gabi, nasa bahay na ako pagkatapos na. Family time na. Ang laking bagay nun. Nasusubaybay yung mga anak mo na gumagawa ng assignment. Yes, natuturuan mo sila. Oo. Nagugulat ka nga yung mga pinag-aaralan nila pang high school na, elementary pa lang yung mga ito. Correct? Paano po ba kayo klaseng natatay? Kayo po ba istrikto o chill lang? O paano nyo sila dinidisiplina? Siguro, ako kombinasyon ako nung istrikto at chill lang. Alam ng mga anak ko, kapag nagseryoso ako,
may tatamaan eh. Kasi namamalo ako ng bata eh. Kapag ka talagang matigas ang ulo, kinananakot ko lang naman yung binatanggal ko yung sintrong ko tulad ng tatay ko, parang espada ni... Ni Zenki. pero natatakot naman. Eh, pero yun ay extreme measure, ano? Kapag ka talagang may ginawang hindi tama. Pero mas madalas kasing pagkakataon na joker lang naman ako sa bahay. Alam na mga anak ko yan na corny lang ako sa bahay. Pagka nagseryoso ako, alam nilang may mali silang ginawa. May something. So, kombinasyon talaga siya. Hindi pwedeng 100% stricto o 100% chill lang. Tingin ko, yung bunso ko, si Helga, nakuha yata yung mga punchline ko eh. Pagiging komedyante. Oo, naku, ang daming punchline ng bata ngayon. Sabi ko, patay. Sabagay, nagmana. Para namang kamukhang-kamukha ko yung bunso ko na yun eh. Si Rosel naman yung panganay. Yung sa panganay. Mm. Ano po ang pinakamasarap sa pagiging tatay ka, Tunji? Pagkasama ko sila na nagkukwento sa akin ng nangyari sa maghapon sa kanila, sa buhay nila. Yung bang excited na binabanggit yung, pati hindi lang sa eskwela eh, pati yung crush nila, kinukwento sa akin. So, ako sinabi ko kasi sa kanila, Jay, na ako hindi nyo lang ako tatay, kaibigan nyo rin ako. So, huwag kayong magsasabi lang ng sikreto sa mga kaibigan nyo o sa mami nyo. Sa akin din sabihin nyo sikreto. Pinakamahirap bilang tatay naman po? Mahirap. Sa party ko, dahil parehong babae yung, yes, yung anak ko, eh, no? Dahil pambayad utang daw sila. Ayun. Naisip ko tuloy, baka kaya pambayad utang. Nag-isip naman ako ng mga kasalanan ko. Katuling babaero ka ba? Hindi naman. Hindi naman, hindi naman, hindi naman. Eh, siyempre, nung binata ako, marami akong naging girlfriend. Pero oh, kasi maraming mahilig sa chinito. Sa bagay naman. Diba? Eh, masisisi mo ba naman sila? pero yun, medyo mahirap sa party ko yun. Sa paliligo ng mga bata. Kung wala yung misis ko, kung wala akong kasama, ala ka naman ako magpaligo dun sa bata. Lumalaki na yung mga anak ko, yes, eh, di ba? So, tingin ko, yung isang aspeto na yun, medyo meron. Di ba, darating ang panahon, tingin ko, yung may monthly period yung mga iyan, edi... Ikaw, hindi mo alam kung diba? Paano. Sa parte ko bilang ama, tingin ko, maliliit na detalye yun, pero eventually, problemahin ko yun. Kung, alam ba, kung may negosyante ang nanay nila, may ibang lakad, ako ang nanay sa bahay, paano ko ba i-handle yun, ano? At tigit sa lahat, yun yung... Siguro, diretsuhin ko na, yung pangamba ko, hindi dahil sa pambayad utang yung mga anak ko sa mga kasalanan ko. Sa mga na-busted, mga na-two-time, mga gano'n. Kundi, ang mundo kasi natin ngayon eh, iba eh. Totoo yun, magtatanong at magtatanong ka. May pinagdadaanan ka ba? May sakit ka ba? Anong naramdaman mo? Tari, akala mo tatay din ako, di ba? Oo nga. Palagay ko malapit ka na maging tatay. Naku, girlfriend ka ba ngayon? Naku, Katunying, wala. Tinanggal yung buhok. Naku, Katunying, wala. Pag-usapan natin yan later. Kapag ka umaalis sila ng bahay, na papunta sa school o nasa school, o kaya kung saan man pupunta, magmalalayo sa paningin ni mga anak mo. Kakabakaba ka na eh. Totoo. Lalo ngayon nakakabalita ka ng mga krimen na hindi naman talaga matanggap na. Hindi mo nga kaano-ano yung ginawa ng krimen na ganito. Masakit na. Masakit na. Di lalo. Kaya talaga, yes, namang katakot-takot ang aking panalangin. Halimbawa po, Katunying, meron po sa anak ninyo ang gustong sumunod sa yapak po ninyo bilang mamamahayag. Ano po ba ang advice? O bago ang advice, papayag ka ba, Katunying? O papayag ako kasi... Meron akong paniniwala na hindi mo dapat diktahan ang bata kung ano ang gusto niyang hangarin sa buhay, ano. Eh ngayon pa nga lang si Zoe, yung panganay ko, nag-new newscast. Pero kasi nakikita niyo na ano, nagbibigay ng balita. Nagbabalita na siya. Total hindi naman direktang magkalaban. Yung meron kasi siyang Church News Junior, nagbabalita na 'tong si Zoe. Wow. Oo, kaya sabi ko, mukhang ito, mahilig magbalita. Yung isa naman, gusto yata maging komedyante. yung bunso, ano. Pero pareho namang matatalino yung mga bata yun. Pero kung gusto nilang maging reporter and eventually maging newscaster o kaya ay commentator, hindi ko pipigilin.
Kailangan lang tapusin nila yung pag-aaral nila. Hindi pa tapos ang kwentuhan with Katunying dahil susunod, punto por punto natin hihimayin ang mga di malilimutang stories behind his showback photos. Lahat ng yan sa magbalik lamang ng Showbiz Pamor! Kasama niyo pa rin po kami sa saya at ligaya, pagmamaganda, taray, at wagas na pagchika. Ito ang Showbiz Pamor, ang paborito ko namang segment. Welcome dito sa ating throwback kahit na hindi Thursday. Katunying, ready ka na ba? Ready na. Ito, bongga ito. Talaga nga namang hinagilap, hinanap, at talaga nga namang pinagtuunan ng pansin. Oo. Simulan natin ang ating first photo sa showbiz kahit hindi Thursday. Go! Ay! Ito po ay Impeachment coverage ko yan. Saan yung napulot yung picture na yun? Yes! Para diba akong butiki dyan. Kaya yan, 2001. Ang gwapo ni Katunyi. Impeachment ni Erap sa Senado. So, nagtatanong na kayo sa mga... Actually, hindi ako nagtatanong. Tumayo lang ako doon sa rostrum. Nasa gilid lang yan eh. Doon ako nagpunta sa sulok. Dahil maingay ako mag-report. Malakas ako mag-report. Ayan yun. Kinuha na pala ako ng picture. Galing. At nahanap natin at yan. Nakita nyo. Iba kayo? Naman, syempre Katunying. Susunod. Ayan. Ito ang tatay ko. Matagal na to. Siguro mga 1999. Ayan, 98-99. Ito po yung bahay niyo sa Nueva Ecija? Sa Nueva Ecija. Bahay namin sa Nueva Ecija. Yan. Habang kayo po ay nasa Maynila, umuwi-uwi kayo? Umuwi ako every weekend para pasya lang ko sila. Medyo mayabang yung tatay ko na yun. Pagka... Stricto po ba ang tatay niyo sa inyo? Oh, sobra. Kaya nga nabuhay ako sa palo eh. Kaya siguro masipag ako mag-aral dahil sa may gustong patunayan sa gusto niya. Hindi 'yon. Pag hindi ka nag-aral mabuti, papaluin ka ng tatay mo, parang ganoon, no. Sa ito naman kanan, recent lang 'to. March lang 'yan nagpunta kami, sinama ko ang nanay ko sa Osaka, Japan. Yan. Masaya. Na isasama ko na sa biyahe nanay ko kasi ang tatay ko hindi man lang naka... Ay, hindi. Minsan pala nakasakay na eroplano. Nasuka pa. Pero hindi ako ang nagpabiyahe sa kanya. Maagang namatay ang tatay ko. 2002 lang. Sabi ko, babawian ko yung nanay ko. So, maraming biyahe ko. Kasama ko ang nanay ko. Kaya po kayo blessed, Katunying. Mm-hmm. Kasi po, mahal po ninyo talaga ang inyong nanay at tatay. Mm-hmm. Salamat. Yes. Next picture. Ayan. Parang ito ang kakabog sa mga love teams. Okay. Pinilit lang ako ng misis ko. Pinilitan pa, ha? Hindi. Ito ay sa Seattle, Washington. Nung isang biyahe namin, about 2 years ago. Nagkaroon ka ba naman ng asawang mahilig magpa-picture? Sabi ko, wag yung sa kwarto, ha? Yung mga outside lang, ganyan. Oo, para ka-post-post talaga. Katunying, syempre pinag-usapan yung sa asawa. Hmm. Paano ba nanligaw si Katunying sa kanyang magandang misis? Mahabang kwento eh. Pinakilala lang kasi kami ng isang common friend na ka-churchmate din namin. Diba? At 11 years ang tanda ko kay Mrs. eh. So, estudyante pa lang to. Hindi naman niya ako nakin. Naririnig na raw niya ako sa radyo. Akala doon niya matandang hukuluban ako sa... So, mga pananalita sa radyo. Iba ako. Kasi ang boses sa radyo at so, iba sa personal. Ibang-iba. So, well lang, nung nakita kami, nalabat first sight ako. Yun! Ayon. Pero hindi siya nalabat first sight sa akin. Dinaan ko lang ba sa tiyaga. Tapos eh... Ligaw talaga. Oo, nanligaw talaga. Niligawan ko rin yung magulang. Importante ligawan. Saka yung panliligaw sa kalsada, hindi talaga nagtatagal eh. Dapat manligaw ka sa loob ng bahay. Yes! Para may forever. Gano'n. Alam niyo na yung mga bagets, ha? Talaga. Huwag yung ligaw-ligaw sa text. Kasi iba, sinasagot sa text agad. Nakakaloka. Wow, kahit na Skype man lang. Ay, matanay. Nag-Skype. At least nakikita mo personal, di ba? In fairness. Gano'n, may mga joke pasok. Gano'n, di ba? Next, susunod. Ayan. Ito na. Ang mga baby. Birthday ko yan eh, dito sa UK dito, sa studio ng Umagang Kay Ganda. Dumating, nagulat ako, pumunta sila rito at kinantahan ako ng Let It Go. Sino po dito ang nagbabalita na si Zoe? Si Zoe yung nasa extreme right. Ano? Opo. Tapos si Helga. Ano? Itong parang pinagbiya kaming puto seko. Ang gaganda ng mga girls in there. Yan ang mga babae sa buhay ko. Yes.
Para may balak pang sundan kita. Gusto ko nga eh. Ito kasing si Zoe saka si Helga ay... Naghahanap ng kapatid. Hindi ko sila pinlano. Hindi naman sa ayaw ko, pero hindi sila... O, ito, after 1 year, walang ganun eh. Ngayon, nung nagpaplano, nung dumating sila, okay. 14 months lang ang pagitan nilang dalawa eh. Ngayon, nagpaplano akong magkaanak ng lalaki. Aba, yung plano, walang nangyayari sa plano. Hindi talaga dapat pinaplano ang mga bagay-bagay. Bahala na. Tanggap na lang ng tanggap sa mga blessing. Kung ano may ibigay. Ano? Yes po, opo. Next, DZMN. Ayan, yung backdrop na 2x2. Ano? Every 5:30 to 6:30 ng hapon yan, Monday to Friday, kasama ko si Jerry Baha. Yes po. Yan ay, yung show na yan, nagsimula, umaga lang dati yan eh. 2003. Eh, yung 2x2, nagkaroon na ng paku sa dulo eh. Kaya pag yung pinanghataw, yung talaga masakit. Ano? Issue ng bayan. Bumahataw ng mga balita at impormasyon. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit ng 2x2. Kasama sila Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2. Medyo nakakainis po kasi na ito pong mga enclosed na lugar na ito na may aircon, naka-aircon, hindi po nakakalabas ang usok pagka humitit at bumuga, eh kung po yun eh, labag po sa batas yan eh. Sa totoo kong bachero, merong mga ordinance ang ginawa dyan, pero meron na ring batas. Ayan, meron ng batas sa anti-smoking na yan eh. Basta dyan, ang importante, makapagsalita ka ng gusto mong sabihin, maaaring masaktan yung damdamin ng pinatutungkulan mo na opinion mo. Pero huwag mo silang babastusin. Kasi mayroong mga nagsasalita na sinaktan mo na nga yung damdamin, binabastos mo pa. Ano? Pwede mo naman batigusin yun ng hindi masyadong masakit. Eh, no? Palagay ko, ayaw na rin naman ng tao nung matapang masyado. Pero matapang lang. Oo, matapang lang. Ganun. Huwag mong mumurahin yung kausap mo. Huwag mong mamaliitin yung kausap mo, lalo kung may tungkulin sa pamahalaan, hindi naman ikaw nagpapasweldo rin yan. Unang-una, kailangan talaga nandiyan ang respeto sa kahit na sino, yun ang mahalaga. Pwedeng maging matapang nang may respeto, tama ka din. Opo. Sa asawa po ninyo, paano po pag minsan nakakapakinig po siya ng mga maiinit na pahayag po sa inyo? Nabibigyan ba niya kayo ng paya na masyadong hat na hat? Meron ganun, may ganun pagkakataon. At may isang insidente nga, na may death threat nga ako, no? Iniyakan pa ako niyang si Rosel, baka daw pwedeng hinay-hinay. Sabi ko, kung hinay-hinay, di altogether, umalis na lang ako sa trabaho na to, kung ayaw nating may death threat na ganito. Pero may realization ka rin naman, eh. Isipin mo, paano pagka natodas ako, no? Paano itong mag-iin ako? Baka mag-asawa pa ng gwapo itong... ng iba. No? Diba? Eh, ang ganda pa naman ang misis ko. Tapos, baka di sa kwarto ng bahay ko, pupunti na Umulto. Diba? Hindi, pero in fairness, tinitingnan ko po kayo ngayon at in-explain niyo po sa akin yung mga bagay na yan. Para pong masasabi ko na ang mga mamamahayag talaga ay ang lakas makabayani pala. Not for anything, hindi dahil magapasikat o magapakitang gilas ka sa harap ng camera para sa mga manonood mo. Pero yung... ikaw mismo, yun yung purpose in life mo is to maging bosses ng lahat ng mga hindi nakakapagsalita dahil ikaw yung nabigyan ng pagkakataon na magsalita sa harap ng camera sa kung ano man yung issue na tinatalakay. Ang sarap ng pakiramdam nun kapag ka pumunta ka sa labas, nilapitan ka ng tao. Yes. Sabi niya, tama ho yung sinabi niyo. Hindi generic ha, sasabihin niyo specific na sinabi ko. Sinabi ko ba yun? Oh, na talagang tumatatak sa puso at isipan nila at nasasabi talaga nila na kaya ko papanoorin si Anthony Taberna dahil ang bibig nito hindi lang basta magalit, hindi lang basta makapagsalita at makapambatikos, kundi dahil yun ang nasa tama para sa correct. Kanya. Yes. Actually, pag nanonood ka naman ng balita, di ba, nasa sa'yo pa rin naman yun eh, bilang audience, kung ikaw ba ay agree doon sa sinabi, kasi iba-iba naman ang opinion ng bawat isa, di ba, Katony? Idol ko talaga, yung mga nag-news talaga, yun, nung college po ako bilang maskom, pag newscast, Katony, hirap na hirap ako, kasi kailangan, di ba, hindi gumagalaw ng bonga-bong, ang galaw-galaw ko pa naman, Katony. Kaya iba na ngayon. Kailangan magalaw ka na rin. Ah, ganun na nga. Huwag lang yung, pagka stiff ka, pag nagkamali ka, halatang halata eh. At saka before, di ba, Katon, yun yung boses, kailangan din talaga sa ulo naman, nagpapagamba, di ba, ganun. Bariton, ngayon, no? Hindi ko kaya, kasi syempre, iba na ngayon. Wala na akong Adam's apple eh. Charot lang. Bila lang, Katon, yung next, susunod.
Magandang umaga, Pilipinas. Yan, ito ang... Yan yung unang morning show na nasalihan ko. Ito yung sinabi kong 2005. Ano? December 2005, yan nung tinawagan ako nung dating EP ng morning show. Ano pa sina Julius nun? Siningit lang ako. O, masaling pusa lang ako dyan. Yan yung umpisa ng aking career sa morning show. Nakakatuwa. Mm. Isang magandang halimbawa po na kapag maganda ang ginagawa mong trabaho at pinagsisipagan mo ito at hindi mo ito ipinagsasawalang bahala, makikita mo talaga kung nasaan po kayo ngayon. Magpanggang sa oras na ito, kayo pinapanood sa umagang Kay Ganda. Kay Ganda. Next, ayan, susunod, TV Patrol. Ayan, naging party din tayo ng TV Patrol dahil sa ako yung naging... senior correspondent ng TV Patrol. Yan, dyan ako gumawa ng mga istoryang nabasag ulo din ako eh. Marami kasi ang inassign sa akin special reports, ano? So, ibig sabihin nun, hindi yung nagsuntukang lasing lang dyan. O, may sinuntok dahil hindi binotong kagawa. Hindi ganon. Yung mga mahabang trabaho yan. Special reports. At, ito yung talagang binusisi, pinag-aralan. Yes. Kaya malaking parte ng buhay ko yan, TV Patrol. Dapat mo ba matapang kapag ka mamamahayag ka, Tunyin? Kailangan ba talaga na wala kang kinatatakutan? Palagay ko, dapat may kinatatakutan ng isang mamamahayag. Kabaligtaran nung iniisip mo na kailangan, walang kinatatakutan. Mali yun, para sa akin. Dapat meron kang kinatatakutan. Kapag wala ka na kasing kinatatakutan, gagawin mo kahit mali. Tama po. Mm. Yes. Mm. Dami ko natututunan. Parang workshop today. Susunod, pagkatapos ng Diva Show, ito na, eksklusibong expose. Ayan, yan yung... Grabe ka, Tunyin. Kinikwento niyo po kanina na ang idolo po ninyo ay si Julius Babaw. Tapos kasama ko dyan. Kasama niyo na po. Iba, talagang... ang mundo ay ang tadhana eh, na mapagbiro. Kapag ito ay para sa'yo, para sa'yo. Totoo. Saka Pinky Web ba naman nakasama mo? Eh, grade 1 pa lang ako, napapanood ko na sa TV yan. Naku, Miss Pinky. Magagalit. Naabutan ko pa naman si Miss Pinky Web doon kasi malapit lang ang MOR sa MM. Dumadaan sila. Hindi, yan po yung isa sa mga... Ito, kailangan mo ng tapang dito kahit naduwag ka na. Kailangan, huwag mong papakitang... Expose. Oo eh. Susunod, tingnan natin ang next. Ito yung sa Studio 23. Ito yung ibabalita. Ito mo, parang kagagaling. I think ibabalita 2013, no? 2013, 24. Mga 2012. Pero umabot pa ng 2013, Katunin. Kasi pag 7 PM before, naririnig ko pa kayo sa taas. Oo, hindi ba? Dalawang aktres na nagmula sa Buena Familia, dalawang lalaki naman na lumikha ng sarili nilang pangalan sa politika at sports, ang sentro ngayon ng kwentuhan sa buong bayan. Kaya nakakatawa yung newscast na yan. Nasa hallway kami. Yes. So habang nagbabasa ako ng balita, may lumalakad na muntik na nakita ng camera yung ulo. Ay, mga ganun. Tapos may nagtatawanan sa lobby, yun, mamaingay. Habang, sabi ko, pambihirang newscast to. Next, susunod. Mano-mano ni Anthony Taberna. Ayan. Iyan yung 2013. Ito ang 2013. Hanggang 2014 lang yan. Talagang ginawa itong show na to. Pabagets po kayo ng pabagets, no? Ganun yata talaga. Baligtad. Sabi nga daw, ang mga lalaki talaga, mas gumagwapo at mas gumagwapo habang nagkakaroon ng edad. Ganun ba? Yes. ano yun? Pakiulit mo nga. Mas gumagwapo ng gumagwapo, di ba? Opo, ayan. Itong mano-mano, ginawa ito para sa 2013 elections. Ano? Ito'y para pagharapin yung mga kandidato. Ini-interview na yung mga magkaaway. Dito, muntik na mag-umbagan si Mig Subiri sa kasi Coco Pimentel. Eh. Next! Masabi lang. Tapatan ni Tunying! Ayan, ito, matagal na itong show na ito. Siguro mga 4 years na. Nag-evolve itong show na ito. Minsan, puro mga celebrity yung kausap namin. Minsan, mga sports personalities. Minsan, politicians. Ngayon naman, mga ordinaryong tao ang aming binibida. So, pangkalahatan talaga. Next, susunod. Ito na. Ang umaga. Ang umagang kay Ganda na. Talaga ang pinili niyo pa. Puro mga ako na. Ito kasi si Jeff, reliever dyan. Si Angel Movido, reliever. Para tuloy namin sila mga anak ni Chang, ano? Parang ganun ang dating. Oh, baget. Talaga ito ba pinili niyong picture? Hindi po kasi po, ang gwapo-gwapo niyo po dyan sa red na ano po. Ah, ganun ba? Opo. Wow! Buti na lang at nakapag-napit-napit sa red itong checkered ko. Oo.
Umagang kay ganda, mga kapamilya. Araw na naman po ng Lunes at may pasok po sa trabaho at eskwela. Kaya gising na! Ay, bongga sa UKG, everyday, kung mapansin nyo, kaya pare-pare sila, may team yan. Monday is red, yeah. Tuesday yellow, parang yeah, ganoon. Wednesday orange, parang ganyan. Yan ang buhay ko, araw-araw. Umagang kay ganda. Automatic nang gigising si Katuling para sa UKG. Next, susunod. Katuling, nag-wildflower ka. Oh, may bed scene kami sana ni Lily Cruz. Salvador dyan, oh. Hindi lang natuloy. Dahil nung pagdating ko, naayos na pala yung bed. Ayusin ko daw yung bed eh. Bed scene, naayusin yung bed. Oh, oh. Oh, hindi natuloy. Kaya ginawa na lang ako ng moderator. Kayo ang moderator dito. Allowed po ba? Kasi parang sa pagkakalam ko, pagka news anchor ng ABS-CBN, hindi ba po parang hindi po kayo allowed na more on sa entertainment? Parang ganyan. Pinagpaalam naman namin. Nang maayos. At saka siguro, nalaman naman ng aming boss si Ma'am Jing Reyes, na hindi naman masisira ang pagkatao namin dyan sa gagawin. Maganda naman yung treatment para talagang... Moderator na. Kumbaga, nandiyan ako... Halalan kasi. Nandiyan ako as Anthony Tabernian. Yes. Kaya wala rin naman problema. Painit ang magiging labanan natin ngayon. Kakaliskisa natin ang mga isipan at damdamin ng ating mga kandidato. Pero gusto ko lang ipaalala, bago tayo magpasimula, merong 90 seconds sa bawat round para sumagot sa tanong. At bibigyan natin ng chance na 60 seconds para sa rebuttal. Bibigyan naman natin ng 30 seconds para makasagot sa mga komento. Ngayon, heto na ang ating unang tanong. Taray, at taray, hindi lang basta reporter, hindi lang basta sa radyo na mapakinggan, umaartista din naman talaga. Magandang experience kaya yan. Fairness. Saka ang laki ng bayad. Gusto ko nang mag-artista eh. Tama nga naman. Isang araw, malaki talaga. Ang shoot niyan siguro, Jay, mga kwan lang. Mga kalahating oras. Kalahating ibig sabihin, magaling po kayong artista kasi wala kayong take two. Oo nga, no? Pero, pero siguro, na-chempuan. Tapos ang laki ng bayad. Dito ba malaki ba bayad dito? Ah, oo, malaki bayad dito. Ito pa ba? Ganda-ganda ng set namin, no? In fairness, hindi, di ba? Palakpakan naman natin si Katuling, di ba? In fairness, sabi ko sa inyo, bongga ang throwback kahit na hindi Thursday. Marami na tayong na-discover na bago about Sir Anthony Taberna, pero hindi pa dyan nagtatapos ang ating pakipagkulitan. Sa susunod naman, Playtime segment, hahamunin natin ang galing ni Katuling sa pagratsyada ng mga balita. So magbalik lamang yan ng Showbiz Pop! More! Laging perfect timing kapag kami ang kapiling. Unlimited ang saya at showbiz chika dito lang sa Showbiz Pamor! Kasama rin natin si Katuling at welcome sa ating Playtime segment kung saan eto na, susukatin natin ang galing ni Katuling sa pakipagbalitaktakan at paghahatid ng balita. Pero this time, lalagyan natin ang twist. Magbibigay po kami ng mga sigat na kanta ngayon. Eto na yon. Na kailangan nyo pong basahin para pong nagre-report po kayo at nag-deliver ng isang balita. May tema po ito at category. Pwedeng weather report, sports report, police report, entertainment or lifestyle. Are you ready? Ready. Ready or not, kapamilya, mga ka-jeepney, simulan na natin ito with Katuling, ang ating Playtime segment. Simulan natin sa ating first song. Sikat na sikat po ito. Gagamitan natin ng weather report. Ayan. Ready? Ikahanap ako ng microphone. Ng stick dito eh. Para diba yung weather? Si Ernie Barone eh, nagagano na, no? Nag-i-stick, yes. Okay, ready? Weather report. So sikat na kanta ngayon na nadarang. Okay. Based Shanti Dope. Ready, Katuling? 3, 2, 1. Pasok! Mainit ang panahon na andiyan ka na naman. Andito, andiyan ka na naman. Ba't di ko maiwasang tumingin sa iyong liwanag? Nadarang na naman sa iyong apoy. Bakit ba lagi hinahayaan andiyan ka na naman? Ba't di ko maiwasang tumingin sa iyong liwanag? Ito. Liwanag, ayun. Ang liwanag. Nadarang ka na naman, ayun. Handang masaktan kung kinakailangan. At yan po ang ating ulat panahon. Mula po kay Shanti, ano? Palakpakan naman natin.
Di ba, no? Pagkausap mo si Katin, yung iba yung tunog ng boses niya nang nakikwentuhan kayo at nang nagbabalita at may pagka-slight sa dulo-dulo, eh, umar ni Baron pa ng very, very light. Oo nga. Paborito ko pa naman si Ernie Baron. No? Oo. Siya ang nagpasikat ng kung walang knowledge. Walang power. Ayan. In fairness, di ba? Susunod, eto naman. Gamit naman ang entertainment newscast. Katuning, ready? Ready. Yeah, 3, 2, 1, go! Hoy, alam nyo ba? Nako, dapat lang malaman nyo, ha? Bilib ako sa kulay ko. Ano? Ako ay Pilipino. Nako, kung may itim o may puti, meron namang kayo mangge. Isipin mo na kaya mo naabutin yung minimite. Wow! Parang chismoso ng mga sa kapitbahay. Parang nag-ano talaga. Oh, alam mo ba? Nakita ko yung ganyan. In fairness, ang taray-taray, bongga. Ito naman, last, syempre, ang pagbabalita naman dito ay sports newscasting. Ready ka rin? Kayang-kaya, maning-mani ito. Ready? And 3, 2, 1, go! O LeBron, Stephen, Harden, kung gusto mong limigaya ang iyong buhay, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Isang pangit na talagang hindi mo matanggap at huwag ang lalaki na iyong pangarap. Ngunit, handang-handang iwanan ka naman sa sandali na ikaw ay wala na ibigay, di ba? Kaya pangit na lalaki, hanapin mo. Die. Kung hindi, sige ka. Puso mo yung mabibiyak. Mawalay man ang pangit, hindi kayo iyak. Pasok! Wow! Buti walang ubo. Walang ubo. Pasok yun eh. 3 points yun eh. Shoot, akala ko pasok. Okay. 3 points yun. Pwede mo ba kami, kasi maganda boses ni Katunying eh. Naku, hindi. Katunying, kaya mo bang kantayin ng konti yan, Katunying? Ano ba to? Yung ano, itong susunod natin. Bahay namin, maliit lamang. Girl, parang, sorry. Parang pambabae yata yun eh. Ito, Katunying. Bahay. Charot. Bahay namin, maliit lamang. Pero malinis ito, pati sa kusina. Paano ba? Tama ba? Tama, okay. Palakpakan natin. Thank you so much. Thank you. Kayo po ay game na game. Ito salamat. Po ay isang napakalaking karangalan po na kayo po ay aking mas makilala ng lubos, Katunying. Naku, maraming salamat sa pag-imbita nyo. Alam kong hindi pa ganung katagal itong ngayong show. At sa tingin ko, hahaba ito ng mahabang hanggang pumuti ang buhok mo. Taray, puting-puti yung buhok. In fairness naman, Katunying. Maraming salamat. Salamat. Ito, bago natin si Katunying pal-elet go, mga ka-jeepney, gusto ko naman syempre mag-iiwan siya ng mga mensahe para sa inyong lahat. Ano ba ang greatest na pamana or legacy ni Katunying ang gusto niya na maiiwan sa kanyang mga anak? Simple lang, gusto kong matandaan nila ako bilang isang mabuting ama na sinikap na gawin ang lahat ng para sa kanilang ikabubuti. At matandaan nila ang lahat ng aking pangaral, lalo na yung hindi lang yung pag-iisip ng tungkol sa sarili, kundi laging isipin ang kabutihan pati ng kanyang kapwa. Ang dami ko talaga natututunan. Kaya po maraming salamat po. And of course, happy Father's Day. Thank you, thank you. Hindi kita mabati na happy Father's Day. Kasi nga hindi pa. Hindi ko pa kaya. Alam mo naman to, yung itsura ko. Wala, image lang to, Katunying. Pre, thank you, pre. Hindi ko kaya, sorry. Thank you so much, Anthony Taverna, mga ka-jeepney. Maraming salamat sa pagbisita at sa iyong pagiging game na game. Sa pagsagot, sa pakipagkulitan. Siyempre naman, mga ka-jeepney, sa mga gusto makipagkulitan sa atin, i-follow niyo po kami sa aming official Facebook account. Hanapin niyo lang ang Jeepney TV at mag-subscribe po kayo sa ating YouTube channel, Jeepney TV. And of course, sa aking mga social media accounts, MOR1019 Jaiho. Happy Father's Day ulit sa lahat ng mga kapamilya daddies natin. Muli ako po, si Jaiho. Magkita-kits po ulit tayo next week dito kung saan more chika, more fun. Ito ang Showbiz Pamor!